Hello guys, kamusta kayong lahat at welcome back dito sa My Art Life. At for today's episode ay tungkol pa rin sa pinaka-favorite kong art material or art paints na ngayon. Ito ay walang iba kundi ang MIYA HIMI gouache paints. Pero today, medyo kakaiba yung episode natin dahil hindi ito tungkol sa artworks, hindi tayo gagawa ng artwork, at hindi rin to about swatching. Pero it's more on organizing the MIYA HIMI. Siguro by now, kung meron kang MIYA HIMI or meron kang in order or dumating na yung bago mong MIYA HIMI, may mapapansin kayo. At lahat ng colors na meron dito, it's in Chinese. So, gustong-gusto kong malaman kung ano yung mga colors or name ng colors na meron to. At buti na lang, meron sa website ng MIYA HIMI. So, yun yung susundan natin today para ma-label natin yung lahat ng colors for each jelly cup. Right? So, right now, ito yung list ng colors na nandun sa website ni MIYA HIMI. And you can pause the video right now para makopya nyo rin yung mga names ng each jelly cup. So as you can see here, hindi ko muna binago yung pagkakaayos ng jelly cups. Ito yung original arrangement niya para mas madaling i-label or masundan yung list na nandun sa website ng MIYA HIMI. And this time, let's take a closer look at the labels ng jelly cup. As you can see, Chinese nga siya, and I tried looking it up online, bawat pangalan ng colors, pero medyo nahihirapan si Google Translate. So gagamitin natin itong Brother P-Touch, isa tong labeler, and medyo matagal na to sa akin, siguro more than 8 years na to, pero gumagana pa rin, sobrang okay pa. So meron siyang cartridge, yan, at dun sa cartridge slot niya, meron tong peg guide para hindi ka magkamali ng lagay ng cartridge. So ipupush in mo lang yung cartridge and it goes right into place. And for the batteries naman, meron siyang kailangan niya ng apat na batteries, and gumagamit to ng AAA, yung pinakamanipis. And medyo malakas kasi siya sa baterya dahil gumagamit to ng heat para ma-print niya yung letters or yung label. Ayan, so ilagay na natin or kumpletuhin na natin lahat ng apat na batteries. Dali lang naman siyang ilagay. And now let's put the back panel into place. It snaps right in. Yon! We are ready to go. So all we need to do now is turn the P-Touch on. Pero bago ang lahat, kunin na rin natin yung list ng names of each color. At yun, makikita nyo, it's in English or English letters na yung nandito. So it's easier to read than the Chinese ones. And again, you can use Google Translate, pero ang hirap, as in iba yung pangalan doon na lumalabas. So it's better to get the list of the color names sa MIYA HIMI website. Right, and here, like I mentioned earlier, hindi ko muna binago yung pagkakaayos, and you'll see that yung pagkakaayos na ngayon is the same arrangement na nandun sa list from the MIYA HIMI website. Right, and kunin na natin yung P-Touch. So itatype na natin yung first name ng color na ipiprint out natin, which is deep red. So type nyo lang siya. And now we are ready to print. So as we press the print button, okay, sandali lang to mag-print. Just a few seconds, lalabas na kagad yung label. Ayan. And after that, just press the cut button. And this would cut the label into size na kailangan natin. And there we go. We have our first label for the deep red jelly cup. Alright, and now let's print another color, which is yung Ponsu. Napaka-unique talaga na pangalan ng mga MIYA HIMI colors. And this Ponsu is parang vermilion or Chinese red. Very, very bright color. Alright, so now let's finish up with printing all of the color names. And this time naman, here's a little tip when taking out or removing the jelly cups from the casing. Do not use yung edge pag kukunin nyo siya. Meron siyang special edge na kapag dun nyo kinuha or dun nyo pinick out yung jelly cup, mas madali siyang tanggalin from the case. Alright, so ngayon, ready na tayong idikit ang mga labels or yung mga sticker labels sa jelly cups natin. And napakadali lang tanggalin ng backing ng mga stickers na to.
And madikit siya. So, pag dinikit nyo siya dyan, permanent na siya. And yung mga labels nga pala are made out of plastic. So, kahit mabasa siya, okay lang just to wipe it off. Hindi masisira yung stickers niya kasi nga hindi siya gawa sa paper. It's made of plastic. Tapos yung print niya, hindi rin siya printed using ink. So kahit ma-splash ng water to or malagyan ng paint, pag winipe nyo, hindi rin mabubura yung mga names nung pinrint natin. Okay. So, meron pa palang pwedeng gawin dun sa pagpiprint. As you can see here sa acid blue, nilagay ko siya ng design. And nakakatawa talagang gumawa ng mga labels using the Brother P-Touch. Ito pala, another tip in labeling the jelly cups. So, kung wala kayong labeler tulad ng Brother P-Touch, that's fine. You can always use markers. Tulad ng ginamit ko rito, this is just a regular white marker. Nabili ko to sa Miniso. And you can also use other markers that you have. So, pwedeng just regular markers, mga Sharpie, okay lang yun. Pero kasi dahil dark color nga yung sinusulatan ko rito, so it's best to use like a lighter or white na marker. Okay, so this time naman tapusin na natin ang paglalagay ng mga labels or stickers sa mga MIYA HIMI gouache jelly cups natin. Ayan. And nga pala, para sa mga nagtatanong kung bakit kailangan i-label or malaman yung names ng each jelly cup color. Well, aside from me being OC, well, yung isang reason kasi nun, kapag nagdo-drawing ako or nagko-color ako, usually, ang gusto ko, alam ko yung name ng color na gagamitin ko. Hindi yung iisipin ko lang na, ito yung kulay nun, or ganun. Mas maganda yung, ito ponzu yung gagamitin ko rito, ito acid blue, ito titanium white. Di ba mas madali pag alam niyo yung pangalan? Yung second reason naman dun is, ito na-observe ko kasi nung umu-order ako ng mga extra colors, kasi hindi lang ito yung color ng MIYA HIMI, marami pa dun sa website. So nung tiningnan ko, nag-order pa ako ng more colors, at bantayin yung video dun ipopost ka rin yung mga colors na binili ko. So nalilito na ako kung ano yung colors na meron na tong 18 color set dun sa mga colors na wala pa ako. Buti na lang, tiningnan ko muna dun sa website ng MIYA HIMI kung ano yung mga name ng colors na meron na dun sa 18 color set. Yun, kasi kung hindi ko muna chinek, magdodoble-doble yung mga kulay na o-orderin ko. Sayang naman, di ba? Ang daming colors. Tapos medyo similar yung mga kulay nila dun sa iba. So, malilito ka talaga pag hindi mo alam yung pangalan. At alimbawa din na naubusan na yung isang kulay dun sa 18 color set. So, it's easier din, di ba, mag-order dun sa website kapag ka alam mo yung color na o-orderin mo, hindi yung wala, hulaan mo lang. Kung, ito mukhang ito yun, ito yung pinakamalapit na kulay, alam naman natin na kapag tiningnan mo yung color dun sa website, hindi eksakto yun eh. It's not the same exact color na yung actual na nakikita mo. So, may tendency ka pa rin na magkamali. At yung pag-label pala ng mga art material, hindi ko lang to sa MIYA ginagawa. Dun sa other paints ko rin, nililabel ko rin sila, especially kapag nilipat ko na sila sa yung portable na palette. Diba yung sa mga tubes, usually nilalagay nyo rin siya sa palette. Nilalagyan ko rin ng labels yun para alam ko pa rin yung name nung each color na meron siya. O nga pala guys, bago tayo matapos mag-label dito today, if you're new to my art life or kung lagi ka rin naman nag-visit dito sa channel na to, please do consider hitting that subscribe button. Please, mag-subscribe na kayo para mas dumami pa tayo dito sa my art life. I-like nyo na rin yung video if you enjoyed today's topic and share nyo rin to sa mga friends nyo na mahilig din sa art. Alright, so that's our episode for today and as always guys, thank you so much. I really appreciate you dropping by today and watching this video. So, kita-kita tayo ulit on our next video. And remember, take care and stay safe. Have a great day, everyone.